Hi guys, and welcome again to my vlog. So, ngayong araw guys, is mag-isa lang ako. May ganap sana ako kanina, kaso na-cancel for some reason. So, ngayon guys, magbibigay lang ako ng konting hindi siya advice kasi naman ako marunong mag-advise eh. Magbibigay lang ako ng konting ano man tawag dun? Story about dito sa buhay ko sa Taiwan for being OFW. So yung topic ko sa inyo ngayon guys is kung paano mo i-handle yung sarili mong depression bilang isang OFW. Kasi guys, maraming OFW ngayon na hindi nila nahahandle yung stress. Pag may problema sila, ang gagawin nila, kung ano-ano naiisip nila, ganun. Pero mali yun. Dapat alam mo sa sarili mo kung anong reason bakit ka ng ibang bansa. But alam mo, ang hirap na mabuksan na itong toyo. Dapat alam mo kung paano mo malalagpasan lahat ng problema. Kasi ano lang yan, pagsubok lang yan. Maliit na bagay, malalampasan mo yan kung gagawa ka ng solusyon. Ngipinin ka na nga lang. So yun, pag gumawa ka ng solusyon, sigurado, malalampasan mo lahat ng stress. Ako, pag may problema ako, ginagawa ko lang ang kumain. Yun yung gamot ko sa stress eh. Tsaka, dapat pag nag-ibang bansa ka, dapat malakas yung loob mo. Hindi yung konti lang yung baon mong lakas ng loob pag umalis ka ng bansa natin. Kasi dito sa ibang bansa, pag nagtrabaho ka, kung sino-sinong tao ang kailangan mong pakisamahan, dapat kaya mong i-handle at kaya mong makisama sa lahat ng tao. Depende na lang dun sa mga taong hindi talaga sila yung hindi mo sila kayang pakisamahan kasi may sarili silang mundo, may sarili silang attitude, ganun. So, ang masasabi ko lang, so, alam niyo guys, dati pa akong nag-OFW, bago ako makapunta dito sa Taiwan, galing na ako ng Dubai. Maganda sa Dubai. Pero, mas maganda yung sahod dito sa Taiwan. Kasi kung sa kasayahan, yung bonding, depende sa'yo yun eh. Depende sa'yo kung paano mo din yun i-handle. Paano mo bibigyang saya ang iyong buhay habang nakikipagsapala rin ka sa ibang bansa. Ganun yun. Oh my god. Nakain ko. Tsaka, pag stress ka, huwag kang magmumukmok. Lalo kang may stress, lalamunin ka ng stress. Pag stress ka, mag-isip ka ng mga bagay na masasaya. O kaya isipin mo yung pamilya mo. Yun ang una mong isipin. Kasi sila yung reason kung bakit ka nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Tsaka,
advice ko lang din, advice ko lang din sa mga nag-OFW, hindi lang dito sa Taiwan. Guys, yung reason kung bakit kayo nag-ibang bansa is para umasenso yung buhay ng pamilya natin nyo sa Pilipinas. So, kung meron ka ng pamilya, focus. Focus ka sa kanila. Kasi ngayon, guys, yung nangyayari ngayon, hindi lang dito sa Taiwan. Ang nangyayari kasi ngayon, guys, pag nasa ibang bansa na sila, may nakakalimutan na sila. Unang-una, nakasal sila. Pangalawa, may mga anak sila. Kasi ngayon na lang nangyayari, guys. Siyempre dahil isa, namimiss yung hindi naman ng aso, namimiss yung pamilya, or may namimiss yung puso, ganon. Yung iba yung stress reliever nila. Gets nyo na yun? Ayoko sanang itapik. Bakit ba lumabas sa bibig ko yun? Mamaya mapanood. Mamaya pag sino mo lang kapanood, mamaya mabash ako. Hindi. Pero totoo yan. Kailangan, guys. Pag may pamilya na, pamilya lang. Pag may yung hahanap ka pa ng ibang pamilya, pag gagawa ka ulit ng pamilya. Kasi ngayon, guys, pag nasa ibang bansa na, yung iba, nagkakaroon ng ibang pamilya. Kakalimutan na lang bigla yung pamilya na naiwan sa Pinas. However, yun, parang hindi ka makaisip ng mga bagay-bagay na masama. Saka, huwag mong iisipin yung sariling kaligayahan mo. Kasi, kung iisipin mo yung sarili mong kaligayahan, walang mangyayari. Kasi, hindi naman yun yung tamang paraan para mawala yung stress mo. Yun yung, parang yun yung paraan para madagdagan yung stress mo pag gumawa ka ng mga bagay na hindi maganda. So, isipin mo, okay, so ba't ka nandito? Hindi yung iisipin mo, malungkot ko. Kailangan ko humanap ng kaligayahan. Panandali ang kaligayahan lang yan, guys. Pag nasa ibang bansa ka, kung ilang years ang contract mo, yun lang din yung contract nyo. Yun lang yun. Minsan, pag nabuntis ka pa, wala na. Goodbye. Welcome, Philippines. Ang ingay. So, ganun yung mangyayari. So, hindi yun yung isang paraan para mawala yung stress mo. Maraming paraan para mabigyan kahulugan at kasayahan ng araw-araw. Ang araw mo. Ganun. Ang hirap, guys, no? Pag wala. Ang hirap palang makipag-usap. Pag wala kang, pag hindi scripted. Mahirap. Hindi ko alam kung ano yung mga nasabi ko, pero sana maintindihan nyo. Parang out of the blue moon yung mga sinasabi ko. Napunta na lang, napunta na lang Mars. Hindi napunta ng moon. Ang daw? So, yun lang. Dapat talaga, alam mo, i-handle yung stress na meron ka. Huwag kang papadala sa stress. Antayin sa depression ko, ano-ano na iisip mo. Kaya, maraming, recently meron naman na balitang namatay dito sa Taiwan. So, kaya guys,
Huwag natin aabusuhin yung katawan at sarili natin. Pagpagod, rest. Yun lang. Huwag trabaho ng trabaho. Pahinga, pahinga. Tsaka guys, ipon pala. Kailangan mag-ipon. Kasi sa tagal ko sa Dubai, ngayon pa lang ako nakakapag-ipon. Nandito na ako sa Taiwan. Dito kasi sa Taiwan, kung marunong kang humawak ng pera, meron kang maiipon. Yun lang. So, yun lang muna yung masasabi ko, guys. Sana maintindihan yung mga sinabi ko. Sana may na-share akong may na-share akong maganda. So, tutuloy ko na yung pagkain ko. Yung ko sa lahat yun ang puputol-putol yung pagkain ka. Bye guys! Salamat sa pakikinig. At sorry kung parang walang kwenta yung mga pinagsasabi ko. Nangirap kasi pag wala talaga palang script. Kaya ako palang maging artista. My own vlog. Pag gumagawa ka ng ganito. Sana sumikat ang lahat ng vlogger. Lahat ng mga nagsisimula pa lang. Fighting. Kaya natin to. Eh, di ba huwag mo sumikat? Hindi ka lang sumikat. Hindi ka lang sumikat. Sabi nga pala nila, dapat ginagawa mo to with passion. May passion nga ba? So, ayun lang guys. Maraming salamat ulit. God bless sa lahat ng OFW. God bless sa mga tao dito sa Taiwan. Sana yung iba, yung mga hindi naliliwanagan, bigyan nyo ng liwanag. Bye-bye!